mga kabonsai. Hello po, nagbabalik naman po ulit ko, GP.bontan TV. Ngayon po is papakita ko po yung na-workshop natin ngayon na mga material natin na nandito po tayo sa likod bahay natin. Sa likod bahay na aking ginagawang mga ginagawang nursery or training na lugar kung saan tayo nag-training ating mga bonsai. Kaya ipapakita ko po sa inyo yung mga ginawa ko ngayon. Hindi ko na pinakita sa inyo yung paano ko siya tininim, pero ipapakita ko po sa inyo kung makakakaroon po kayo ng idea. Kaya simulan na po natin mga kabonsai. Ako natin patagal. Hindi pa po nakasubscribe sa channel, please subscribe and hit the notification bell para update po kayo palagi sa ginagawang mga video. Kaya simulan na po natin mga kabonsai. Ito po mga kabonsai yung ating tinatawag po na mulberry. Yan. Yan po yung mulberry ko na kakabunting ko lang ngayon. Ito po is from cutting. Yan. Yan po yung cutting. Nilagyan ko po ng bato kasi tumagilid na po siya. Pero hindi ko muna po siya kasi sinatanggal kasi nakadikit na po. Yan. Ground training po tinatawag dyan. Yan na po yung mulberry natin. Yung mulberry natin. Nasugat nga ako. Mga sugat nga ako sa kamay. Kaya hindi ako nakakapag-workshop ngayon. Yan mga kabonsai. Yan. Na-wiringan ko siya. At mga parang hindi na pala ako nagsi-second cut kasi na-wiringan ko to noon at first cut pa lang to, first generation cutting. Yan. Yan po yung katawan niya. Yan, medyo nabubulok na. Ay, workshop po din ito soon. Papagandahin ko din to. Binend ko na lang siya dito. Yan, yan yung katawan niya. Binend ko na lang, tinalihan ko na lang para magkaroon. Meron siya dati dito. Yan po. Kung mahilig po kayo magtusok-tusok, ako din po mahilig din po ako magtusok-tusok kung saan-saan makatusok. Piyargao, Taiwan, kung saan-saan. Kasi ito nga at mga, ito yung red ball natin. Kada cutting, naghihinayang naman po kasi ako. Once na meron tayong na-cutting na medyo malamalaki, is kinutusok ko po kahit saan. Yan po yung, hindi ko po siya matanggal kasi meron na po siyang ugat sa ilalim. Nilang siyang bato para... Ito naman po yung lagundi ko at plano ko din po itong plano ko naman itong i-grab ng tugas bato. Yan yung lagundi ko po. Yan yung lagundi. Meron na din po yan ugat sa ilalim. Yan po. Halos hindi ko na din siya maangat. Kadikit po yung ground training ko siya para madali ko siya. Ito po yung mga nadakarat yung mga kalyos natin. Ito po yung medyo nag-stable na po siya. Ito po isa naman po itong lagundi. Tandilin po natin siyang i-workshop soon. Pero nakapatan mo na po sa lupa. Ito po yung aking powder pot. Hindi ko na siya maalis kasi yan, hindi ko pa siya na-wire. Wala ako sa wire ngayon. Kami sana kaya tinanggal ko yung mga iba-ibang sanga niya. Mahilig po tayo magtusok-tusok yan po. Lagi tusok ng tusok lang po ako at maghahabo din po tayo. Sustainable bonsai na tinatawag. Yan po yung powder pot natin. Yan po yung katawan niya. Druya maduri po yan. Hunting ko po yan. Ito yung bate-balete natin. Dito din po yung mga carnivorous plant ko. Carnivorous plant. Dito po ko nagpaparami ng mga carnivorous plant. Mga kabonsai. Sa katabi po nito is meron po tayong medyo madumi. Kasi matagulan. Yan po. Hindi ko pa nalilinisan. Yan po yung rabitan ko. Yung mga naalaga ko natin. Yung madumi na. Katapos lang po naman. Ito po naman yung lagundi po naman. Ang training din po yan. Hindi ko siya matalis muna. Kasi tinitraining ko rin yung katawan niya. Na ito yung katawan niya. Yung lagundi na yun. Ito naman po yung palete. Mga bago natin wire. Yan, mga bagong wire ko po. Yan, ang training din. Mas maganda po kasi nilalagay natin siya sa lupa para magkaroon siya ng magandang mga tubo at mataba. Yan po yung mga tae ng rabbit, mga manure.
ito po yung cutting na red ball na papunggay sa lupa. Makakabuli tayo na magandang sanga niya. Hindi ko muna siya putol ng putol. Ito din po yung mga cutting din na red ball. Yan po, madali siyang tumaba pag once na nasa lupa siya. Kapatong pulitin. Ito po yung argaw Taiwan natin na tinusok noon, no? Tingnan na training na natin. Yan din po. Ito po yung nakating ko dito. Tinanim ko dito. Yan, na-training ko din siya. Ground training din yung mga kabonsai. Ito naman yung isa. Ground training din yan, kabonsai. Yan. Ayan yung cutting po. Wala lang dito. Napakirong tayong tinuha dito. At soon, magaganda din po yan. Yan po yung aking likod bahay. Yan po tayo nag-training. Ito din po, pang cutting din po ito, mga kabonsai. Pang cutting din to. Yan. Ganyan lang yan dito. Pinatong ko siya. Meron na siyang maugat dyan. Para clasping po pinatawag dyan. Ako po siya pinapataba. Sa ngayon, mga kabonsai, dyan muna po tayo. Magtatapos muna po tayo sa ating ginagawang video ngayong araw. Share ko lang po sa inyo kung mga tips natin at mga idea para magkaroon po kayo ng mga konting kaalaman at makapagatid naman ako sa inyo ng kasiyahan. Maraming salamat po sa matuloy na sumusuporta sa channel na ito. God bless po sa inyo. Ingat po kayo palagi. Be safe po always. God bless. Salamat.